Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan. Dapat nasa kanya lahat ng katangian na maka-Pilipinas. Maka-Pilipinas. Na maka-Pilipinas. Iboto ang maka-Pilipinas. Na maka-Pilipinas. Ang may respeto sa buhay at pamilya. Makabuluhan at matinoong pamumuhay. Siya yung makapagtataguyod ng kabutihan pan lahat. Di mangiiwan, makakasama ang lahat. Makatotoo, hindi sinungaling. Makalinga at maalalahanin. Makatarungan, makakalikasan. Ialay ang buhay para sa bayan. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan. Maganda sa kanya lahat ng katangian. Na maka-Pilipinas. Na maka-Pilipinas. Na maka-Pilipinas. Iboto ang maka-Pilipinas. Yeah. Makakalayan, ito'y ipaglalaban. Makakapayapaan, ayaw ng karahasan. Makabatas at makabayan. Masigasig tumulong, makaaho ng bawat isa. Malinaw ang pananaw sa makabagong bukas. Makatwiran at patas, makisama. At higit sa lahat, makadiyos siya dapat. Sa pagpinang liderato, laging tatandaan. Dapat nasa kanya lahat ng katangian. Ang maka-Pilipinas. 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 Iboto ang maka-Pilipinas. Maka-Pilipinas. Gabayan ang Pilipinong bumoto ng responsable. Yan naman ang aming panata sa PPCRV. Habang ating inaaral itong 16 values, hinahamon ko kayo na pakinggan itong maikling kwento tungkol sa ating mag-aaral na nagtatrabaho din. Isa siyang working student. Makinig at pulutin ang mga values na makikita nyo. Puyat ang working student at tinatamad mag-dial in sa klase. Naisip niya, malamang wala namang gagawin. Pwede namang kunwari may sakit na lang siya. Nagbago ang isip niya at laking pasasalamat sa napagpasyahan. Dahil hindi lang sila nagkaroon ng pagsasanay, pinag-usapan din ang proyekto para sa katapusan ng taon. Matapos ang klase, pumunta na siya sa trabaho. Nagmamadali at nakitang maraming tumatalo ng harang sa gitna ng kalye. Napakalapit na sana kung susunod sa nakararami. Samantalang ang overpass nasa kanto pa. Binilisan na lang niya ang lakad para tumawid sa nararapat at nangako sa sarili na aagahan ng alis kinabukasan. Nakangiti ang working student nang pumasok sa trabaho, sinuot ang apron at sa loob-loob niyang sinabing, "Pag ginawa ko ng maayos ang trabaho, mas malaki ang pagkakataong umangat at umasenso para sa kinabukasan namin ng pamilya ko." Sabi ni tatay at ni nanay, laging magsumikap at gawin ang tama. Hindi ako aalis hanggang di tapos to. Minsan, kinakantsawan na ako ng barkada. Ngunit, ginagawa ko ito ng tama dahil sa mga mahal ko. Ano na kaya ang nangyayari sa kanila sa probinsya? Anak, mabuti't nakapag-text ka. Mahirap sa atin ngayon. Wala nang ang huli. Wala pang ayudang dumadating. Naku, ganun po ba, tay? Huwag po kayong sasama kay Kagudo. Alam nating gumagamit siya ng dinamita sa mga isda. Magtiis muna tayo sa kahit na maliit na kinikita ko po. Salamat anak sa tulong mo. May nag-aalok nga sa akin ng ibang pagkakitaan, ngunit ito ang alam kong hanap buhay. Maliban dyan? Atin ang karagatan. Atin ang mga isda. Protektahan natin ang atin. Babawi din tayo. May eleksyon na dadating. Kailangan bumoto ng tama para umayos ang direksyon ng ating bansa. Sang-ayon ako dyan, tay. Mag-iingat po kayo. Mahal ko po kayong lahat. Habang pauwi, naiisip niya ang mga plano sa buhay. Simple lang naman ang kanyang hiling. Ang pagtulong sa pamilya. Ang hindi na maglakad sa madumi at magulong kalye. Ang kumain ng sapat at ang matulog ng masarap pagkatapos ng mahabang araw. Habang siya'y patuloy na nangangarap, nakita niya ang kumpulan ng mga tao sa daanan. Nang lumapit, nakita niya ang patay na nakabulagta sa bangketa.
Narinig niya ang bulungan na nanlaban na naman daw tulad ng sa kabilang kanto nung ilang gabi lamang. Natigilan siya. Malalim ang buntong hininga. Malapit na siya sa boarding house nang napansin ang pinto ng simbahan. Malakas ang naramdamang hatak, kaya naman siya'y pumasok at nagdasal. Naisip niya lahat ng nangyari ng araw na yon. Lahat ng mga desisyon na nakapagpabuti sa kanyang buhay at mga bagay na sana'y hindi na niya dinadaing pa. Sa eleksyon, hindi ko sasayangin ang boto ko. At ang kalayaang mamili ng maayos na kandidato. Pagkakataon ko na ito. Siya'y bumulong, tulungan niyo po kami, Panginoon. Anong values ang napansin mo lumabas sa ating kwento? Saang eksena ang pinaka nakaka-relate ka? Alinaling mga values na naisasagawa mo higit sa lahat sa buhay mo? At alinalin ang pinakamahirap sa iyo na isabuhay. Bakit? Ano-ano ang tatlong mga values na hinahanap mo higit sa lahat sa isang kandidato sa halalang sa 2022? Bakit? Mula sa napag-usapan natin, pumili ng ilan sa mga sumusunod at gawin ito upang maipakita ang kahalagahan ng values sa ating pamumuhay at sa pagpili ng ating mga ihahalal sa eleksyon. Una, bumuo ng grupo ng 16 na katao at mag-post ng tungkol sa 16 values. Hikayatin ang bawat isa na mag-post ng magagamit na material ng PPCRV o regular na mga gawa ng iyong pangkat. Lumikha ng isang plano kasama ng schedule. Pangalawa, mag-post at itag ang 16 na kaibigan na sa palagay mo ay kumakatawan sa bawat isa sa 16 values. Mas mahusay kung gagamitin ang PPCRV mural habang naitag mo sila. Pangatlo, sumulat ng iyong sariling kwento gamit ang hindi bababa sa 8 sa 16 values. Pangapat, magkwento sa klase ng nakita mo ang alinman sa 16 values na ito sa iyong lugar. Panglima, sumulat ng isang plano kung paano ka makaaring mag-volunteer upang ikalat ang 16 values. Para sa mga social media activities, subukan nating mag-viral at gamitin ang mga hashtag na #16values, #MakaPilipinas. Makikita sa panimula ng 1987 Constitution ang mga katangiang mahalaga sa bawat Pilipino, lalo na sa ating mga lider. Panatang Makapilipinas. Panatang Makapilipinas. Panatang Makapilipinas. Iboboto ko Makapilipinas. Makabayan sa lupang sinilangan. Makataot may respeto sa buhay at pamilya. Siya ay makatuwiran at patas makisama. Masigasig tumulong makaahon ang bawat isa. Makatarungan, makalingat, maalalahanin sa kapwa, makakasama ang lahat. Siya ay di mangiiwan, makapagtataguyod ng kabutihang panlahat. Siya ay makabatas, siya ay makatotoo, siya ay may malinaw na pananaw para sa makabagong tuwas. Higit sa lahat, siya ay makadiyos, kaya't ayaw niya ng karaasan. Siya ay makakapayapaan. Iboboto ko isang taong makakalayaan, isang leader na makakaligtasan, isang Pilipinong makabuluhan at matino ang pamumuhay. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Gabayan ang Pilipinong bumoto ng responsable. Yan naman ang aming panata sa PPCRV.